Love Lifted Me. Ito ay request naman ni Sir Paul Santillan. Thank you po sa patuloy na panonood. Okay? Ito ay i-play natin sa key of G. And remember, pag tayo ay nasa key of G, mayroon tayong one sharp, one key to be sharp, and that is F. So lahat ng F natin na kailangan i-play ay magiging sharp. It means ipe-play natin siya half step higher. Okay, so let's start sa ating right hand. Dito tayo magsisimula. Okay, let's proceed sa ating left hand sa mga chords na kailangan gamitin. Ulitin ko, sa description box ay nilalagay natin ang full lyrics na may chords, okay, para mayroon tayong guide. First chord would be G. G, B, D. Again, gagamitin natin ito. Next chord na meron ay C. C, E, G, and C. And D, F sharp, A, at saka D. Ito naman yung D. So we have G, C, and D. Pangatlong chord na yan. So iniisa-isa natin yung mga parts ng chord pa rin. For the sake na baka may mga bagos tayong manonood na hindi pa nila masyadong gamay yung mga chords na ating ginagamit. And fourth na chords ay A, C sharp, E, and A. Yan. Pero sa una nating pag-play, hindi muna yung full ang ating gagamitin or hindi muna yung mayroong octave na root natin, ipe-play muna natin siya as ganito. Okay? Gamitin natin yung chord na hindi ganito. Instead, we will use this one. Ayan. Alisin muna natin yung isa. And then, sa chord ng D, instead of this, dito natin siya i-play. So, mas slower. Bumalik sa ganyan or pwede rin dito.
itry nating i-broken or hindi natin sila pagsasabayin. Dagdagan natin ng movement yung gagawin natin sa ating left. Buuin natin yung mga parts ng chord. Mahalaga na yung mga chords na sinimulan natin kanina, yan, sa G, C, D, and A, before natin pagsabayin ay i-exercise na natin mabuti at sanayin na natin yung movement nila, maging flexible lagi yung ating daliri. For example, pag nag-play sa D, pwede namang hindi lang tayo dyan, pwede kang mag-jump, yan, lalo kung mayroon kang pedal na sustain, yan, i-pedal mo siya dito. Para hindi na mamatay yung sound pag lumipat ka sa mas mataas na part ng chord. Okay? And yun lang, wala tayong permanent ulit na movement na ituturo. Okay? Basta ta-timing lang yung beating natin dito lagi. Okay? Yung una nating inaral kanina.
Lagi siyang tumatama dyan. Laging ito yung play sa bawat beat. Itong pinaka root natin ng chord. Ayan. Tapos yung ibang parts, nagmo-move na lang siya. Additional natin, movement lang yon. Pwede ka rin mag-additional key dito, paakyat. Ayan. So, i-memorize lang natin yung mga scaling niya, no? Pag galing ka sa G, papunta ka ng C, pwede kang tumiming ng yan. And pag nasa G ka, papunta ka ng D, pwede ka rin bumaba, scaling. Pero don't forget na ishinarp mo na yung F. Yan, minsan nadadagdag pa to. Or, subukan natin. Tatry kong gamitin lagi yon, pero hindi ibig sabihin na sa lahat ng pagkakataon na pagpupunta ka sa C, dadaan ka dyan. Okay. Yeah, hindi sa lahat ng instances ay pwede natin siyang gawin or wag natin siyang gamitin lagi. Okay? Yan. May instance din na hindi na siya buo. Instead, ito lang. Biglang ganon. Ayan. Pero kapag gusto mo siyang gamitin, nabuo. Ayan. Subukan natin kung kakaya na isabay ito. Pwede naman, kaya lang mabilis yung magiging movement. So, nasa sa inyo na yon as pianist kung ano yung gusto ninyo magamitin. Isa pa. Yan. Basta pagka aakyat tayo, huwag nating bubuin yung parts ng chord. Kung nasa E yan, hindi natin alam kung minor o major tayo. Sa octave lang tayo pipindot or pwedeng isa lang. Ayan, gamitin ko muna isa, hindi octave. Papunta ng E, pwede kang umakyat dyan kung gusto mo. Yan, naturo ko na rin to sa ibang videos pag nasa key of G ka. And pupunta ka ng second stanza. G, C, G, D. Tapos umpisa ulit. Thank you.
So I hope mayroon po kayong panibagong natutunan, and I pray na palagi nadadagdagan yung ating knowledge sa ating talent sa piano. And thank you sa inyong panonood. Kung mayroon kayong suggestion, mayroon kayong comment, ay ilagay nyo lang po sa baba at ng atin hong makita. So thank you po ulit.